Hey guys, what's up? Redmond Toys Raymond here, and welcome to Redmond Toys Airsoft Philippines. So for this video guys, magta-tag dish tayo ulit, okay? So magte-testing tayo ng WE4 series na Glock 17, okay, saber slide. Tapos testingin din natin to isang unit na ni-repair ko, okay? So for the first unit, we have here the 4 series, the silver slide, okay? So doon sa mga hindi familiar, this is isang tawag natin dito is the custom Glock 17 kasi hindi siya standard, no? So pag tumingin kayo sa website ni Glock, hindi kayo makakakita ng ganitong klaseng Glock 17 kasi nga customized edition to, eh. Okay? So ayan siya guys. So ayan, may magwell, customization trigger, naka-engage to. Ah, naka-engage nga. Okay. Ano man bala, no? Wala. Engage ko lang. Actually kasi yung naka-modify, bali kinabitan ko ng shock buffer kasi yung, ano na to, yung nozzle housing, no? So, ayan. So, ayan yung tsura niyan. Okay? A stippled grip. Okay? So, nilagyan na natin ng 246 na bala. And nilagyan ko na rin siya ng green gas. Okay? So, ganito siya. So, turn on natin yung chronograph. And, teka lang. Okay? So, kasay natin. Ayan to. 371.8, 366.2, 366.5, 357, and 355.9. Okay? So, yeah. Okay? So, pag naubos yung bala, i-pull back the slide instead of, pwede rin naman yan, pero nga, makakayod. So, sa akin, mas maganda pull back the slide na lang. Okay? Pull back the slide, bababaya kasi may spring, and then you hammer down. Alright? So, yan. Next, proceed tayo dito. So, Sir Marcelo, ito yung unit mo. So, na-repair ko na siya. Actually, guys, to be honest, hindi ko alam kung ano yung problema ng unit or what's causing the problem. Okay, so basically, dumating sa akin tong unit. Basically, ginawa ko lang is kinalas ko siya. Okay, kinalas ko siya. And then, medyo tinanggal ko. Tapos, nag-stack up kasi yung, ano niya, yung nozzle housing. Ayaw gumalaw. Kasi normally kasi dapat gumagalaw to, eh. Dapat kasi gumagalaw yung nozzle housing. Ay, sorry, nozzle. Ganyan yan, guys. Yan, o. Diba? So, nung dumating sa akin, hindi siya gumagalaw. So, ba't ganito to? So, kinalas ko. So, medyo, ang napansin ko kasi dito sa unit ni Sir Marcelo is that meron siyang oil. Tapos, nung inamoy ko yung oil niya, syempre, alam ko naman yung amoy na silicone oil, diba? Pero inamoy ko yung oil niya. Pag amoy ko, sabi ko, familiar tong oil na to, ah. Kasi parang alam ko nung bata ako, ito yung pinapahid ng lolo ko sa ulo niya, sa buhok niya. Okay. So iba alam niya kung ano yun, di ba? Coconut oil. Coconut oil yung ginamit ni Sir Marcelo. Sabi ko, ba't ganito? Ba't coconut oil yung nilagay niya dito? So, tinignan ko, wala naman ako nakita ng basag, wala naman akong nakita. Basta ang ginawa ko na lang, basically is, pininis ko lang lahat. Yung mga oil, pinunasan ko, inis ko, tapos inisprayan ko siya ng silicone lube. Okay? Yun yung ginawa ko. Tapos, pati dito, actually, pati yung hammer assembly, parang may coconut oil din, eh. So, inisprayan ko rin siya ng silicone lube. Tapos, pinunasan ko muna, then, kumbaga, kung yan yung mga parts na nakikita ko with the coconut oil, pinunasan ko, tapos inisprayan ko ng silicone lube. Okay? So, afternoon, pati yung magazine, okay? Pati yung magazine, actually, medyo may konti. So, medyo inisprayan ko na rin ng silicone lube. Tinanggal ko para sigurado, no? Ganyan. So, wala naman ako nakitang crack or nung medyo tinetesting ko siya kasi nga, medyo matatesting mo naman yung mga parts. Gumagana naman lahat, eh. Everything's working. Pero, nung tinesting ko siya initially, nung hindi ko pa nalilinis yung mga, ano,
Kumbaga, nung ginalaw ko pa lang yung nozzle, di ba? Yung nozzle pa lang yung una. So, kasi nga, parang na-stock up eh. Actually, hindi ko rin nga alam kung ba't na-stock up yung nozzle eh, no? Pero ang isang napansin ko, yung ano pala, nagkamali kasi sir, kasi kinalas na rin to ni sir eh. Tapos, nung binalik niya yung nozzle spring, baliktad. Kasi yung nozzle spring kasi dapat nandito sa side na to. Kasi dalawa yung, parang dalawa kasi yung kanal eh. So, dapat nandito sa side na to yung nozzle spring. So, doon sa mga magkakalas, okay, pagkakalasin nyo, tatandaan ninyo, di ba, parang may makikita kayong dalawang butas doon sa nozzle housing, yung nozzle spring dapat nasa may left side. Okay, hindi doon sa, ano, dito siya, dito sa side na to. Doon sa side na mas malapit sa akin. So, basically, I'm right-handed, hindi ko alam kung ano. Okay, so, doon siya sa side na, nandoon yung slide lock. Doon sa side na yon. Okay, doon sa side na mayroon trigger, no, sa left side ng gun. Okay, so, nung kinabit ko, pinutok ko, ano siya, pagputok, gumawa ganun. Hindi ko alam eh kung bakit eh. Kasi nga, nung tinetesting ko, wala naman ako nakikitang kakaiba. The only problem lang is that amoy coconut oil siya. So, ang ginawa ko, yun nga, nilinis ko na siya lahat. Binunasan ko lahat, at oo ko na, tapos, yun, binalik ko siya ulit, okay na siya. Okay? So, yun lang, kinukwento ko lang. Di ko alam, kasi actually, parang tatanungan mo, pwede ba coconut oil? Hindi ko rin masabi kung okay o hindi, di ba? Pero syempre, alam nyo naman, we are using silicone oil, di ba? Silicone lube ang gamit natin dito. So, yun lang, na-share ko lang. So, ito guys, pakita ko sa inyo, Sir Marcelo, okay? So, ayan, wala siyang bala. Pero wala ba? Ayan, wala siyang bala, no? So, gusto ko, okay? Tanggalin natin yan. Ay, hindi. Sige. Lagyan natin yan. And, yan. Putok natin. Namatay yung ano. Okay, ito. Yun. 339. Okay. Medyo may inana kasi kanina ko pa ito pinuputok. So, medyo malamig na siya. Kanina ko pa siya tina-testing. Pero, lakas na nung ano niya. Lakas na nung RPS niya. Kapag malakas na yung tunog niya. Ayan. 333.5. 335. 333, 330, yan. Okay, tuloy-tuloy na to. 312.9, 308. Okay, so ayun guys, no, bumababa. So, if ever na medyo magiging addict kayo sa paglalaro ng airsoft, maganda din na meron kayong extra magazine. Kasi nga, ayan, mapansin mo, di ba? Kanina, for this magazine, di ba? 371, di ba? So, eventually kasi pag putok ka ng putok, laro ka ng laro, palamig ng palamig yung magazine mo, pababa ng pababa yung pressure mo. So, yan. Pababa ng pababa yung power. Kasi basically, itong 308, this is the speed nung bala as it went out of the barrel. So, syempre, yun yung power niya. So, pahina siya ng pahina, pahina palamig ng palamig yung mag, pahina na ang pahina yung pressure, pahina na ang pahina yung power. So, bumabagal din yung lipad ng BB. Okay, hanggang sa darating yung point, pag bumabalik ka, makikita mo, parang nahuhulog na lang yung BB dyan. Okay, yun. Pagka siguro sobrang lamig na. Ngayon, syempre, ang mangyayari kasi, hindi rin kasi yun yung optimal operating temperature ng unit. So, hindi mo na rin siya pwedeng gamitin ng ganun kapag talagang sobrang lamig na. May posibilidad na may marami na mangyayari na kakaiba, like magsa-stock, mabibitin, or something. So, hindi na siya optimal. Okay? So, siguro ang optimal FPS, no? Siguro ang FPS, ang minimum FPS para mag medyo normal or optimal pa yung performance is siguro mga nasa hanggang 280 siguro or 250. Yan, 250 pataas siguro, yun, optimal pa yun. Hindi ako sure, kasi hindi ko pa na-experience na pagputok ng nasa 250. Okay, so hindi ko masasabi na ganun. Pero hanggat maaari, syempre, do make sure na nasa 300 pa siya, 300 and above. Okay, pero pwede rin siguro 200, tas hindi ka palang nasanay. So ayun, yun lang naman guys, hindi ako sure kung may kinalaman yung coconut oil. Pero hanggat maaari, wag na lang. Silicone oil na lang gamitin nyo. Kasi nga, ito, sa unit ni Sir, nag-stock siya eh. No, ginamit niya coconut oil. Okay, so basically, naka-encounter siya ng problem, tapos kinalas niya, tapos binalik niya.
Pero yun nga, nung kinalas niya, hindi niya na naayos yung problema nung kinalas niya. So, dinala niya sa akin. Pinadala na niya sa akin para ako na mag-ayos. Which, naayos naman natin. Okay? So, yun lang naman guys, na-share ko lang. Yun lang naman yung topic natin for this video. Tapos itong unit, okay? Sir James of Cebu City. So, papatala ko na to siya sa inyo. Papakaw na siya ngayon and then pa-ship ko na siya sa inyo tomorrow. Okay? So, ayun guys. Yun lang naman. Until next video na lang. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.